Marahil halos lahat naman siguro sa atin ay nakita na ang damong ito sa ating bakuran o sa mga bukirin. Ito ang tinatawag na paragas, ang tiyak na uri ng damo na sinasabing nakakapagpagaling ng iba't ibang na nag-trending sa social media ilang taon na ang nakakalipas. Ang paragas o wiregrass na may siyentipikong pangalan na Eleusib indica ay isang masaganang halaman na magagamit kahit saan at tumutubo kung saan-saan, sa mga pampang ng ilog, bakanting lugar, at tabing daan. Sa kabutihang palad ito ay matatagpuan sa buong Pilipinas, gayon din sa ilang iba pang tropikal na bansa. Ang buong bahagi ng paragas ay maaring gawin mula particular na uri ng mga kemikal at sangkap na nagbibigay ng magandang bentahe sa iyong kalusugan. Ang mga dahon ng paragas ay naglalaman ng silicon monoxide, calcium oxide, at chlorine, na makakatulong sa paggamot sa anumang karamdaman. Ito ay naglalaman din ng protina na magbibigay ng higit pang nakapagpapagaling na benepisyo sa katawan ng isang tao. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ito ay anti-inflammatory, anti-plasmodial, anti-diabetic, phytoremediative, pancreatic, lipase inhibitory, antioxidant, anti-leishmanial, at cytotoxic properties. Ito ay itinuturing din na diuretic, anti-helminthic, diaphoretic, at febrifuge. Narito ang ilang sintomas na maaring gamutin ng mga halamang paragas. Una, pagdurugo ng sugat. Maaring itong gamutin ang mga sugat at gasgas, tandaan na ang layunin ay upang ihinto ang pagdurugo, crush mo ang dahon nito, at maaari mong ilapat ang paragas sa apektadong bahagi. Pangalawa, diabetes. Tandaan na ang layunin ay gamutin ang diabetes, kaya kailangan mong uminom ng paragas tea. Ang dahilan kung bakit ito ay epektibo, ito ay dahil naglalaman ito ng anti-diabetic. Pangatlo, lagnat. Maaring may baba ng paragas ang mataas na lagnat na nararanasan. Apat, cancer. Mayroon itong antioxidants na kayang labanan ang tumor at cancer cells sa katawan. Limang, sprain. Pinagkakatiwalaan na ang paglalagay ng kaunting dahon ng paragas sa mga napinsalang bahagi ng katawan ay mabilis ito makarecover. Anim, balakubak. Bawasan ang hitsura ng balakubak, paghaluin ang mga dahon at tangkay ng langis ng niyog, gamitin ito bilang panlinis, at dahan-dahang imasahe ito sa iyong anit. Pito, dysentery. Ito ay isang uri ng gastroenteritis na nagre-resulta ng diarrhea na may dugo, ay maaring gamutin sa pamamagitan ng pag-inom ng paragas tea, uminom ng pinagkulwang ugat ng paragas para maibsan ang nakakabahalang kondisyon. 8. Mataas ng presyon ng dugo. Ang tangkay at ang dahon ng damong paragas na ito ay maaring mag-adjust at mabawasan ang panganib ng hypertension sa pamamagitan ng pag-inom ng 3 baso sa isang araw bago kumain. Siyam, bulate sa tiyan. Ang pag-inom ng dahon at halamang paragas ay makakatulong sa pagtanggal at pag-alis ng mga bulate sa tiyan. Sampu, arthritis. Kailangan mong lagyan ng dahon ng paragas na may langis ng niyog ang apektadong bahagi upang gamutin ang arthritis at uninom ng 3 baso sa isang araw. Tabing isa, problema sa bato. Ang halamang ito ay nagtataglay ng mga diuretic na katangian, ito ay bumubuo ng sukat ng tubig sa iyong katawan, na nagpapalabas ng asin, mula dito, at tumutulong sa pag-flush sa pamamagitan ng ihi. Labindalawa, pigilan ang cervical cancer. Gamitin ang pinagkulwang tangkay at dahon ng halamang paragas, upang gamutin ang cervical protest, uminom ng 3 beses sa isang araw bago kumain, kailangan mo din uminom ng tubig na hindi bababa sa 8 baso sa isang araw o higit pa. 13. Prolapsed uterus. Ginamit ang ugat bilang bahagi ng pinaghalong natural na halaman ng paragas, para sa paggamot ng prolapsed uterus. 14. Respiratory problems. Maraming mga herbal practitioner ang umiinom ng paragas tea upang gamutin ang hika, sipon, ubo, trangkaso, at lagnat. Totoo na ang isang komprehensibong pag-aaral at trials ang dapat pang gawin sa paragas upang ito ay matanggap sa pangunahing gamot at maaring tumagal pa ng ilang dekada bago ito makilala. Ngunit hindi ba na lahat ng iba pang gamot na makukuha sa pamilihan ay hango sa mga halamang gamot at halaman, bukod dito wala pang hayop ang namamatay sa pagkain nito, kaya hindi rin malamang na mamatay ang mga tao mula dito. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood.